Philippians 3:13. I forget what is behind, and I struggle for what is ahead. Nililimot, iniiwan, tinatalikuran ko ang tapos na, at ang sinisikap kong haraping mabuti ay ang darating pa. What do we need to move on from? Ano mga bahagi ng nakaraan ang dapat nang iwanan, talikuran, para lubos na maharap ang darating pa? Ano mga naging problema, sakit, sugat, ang dapat nang iwanan pa? Moving on, lessons from David. Mga aral mula sa isang hari, si Haring David, kung papaano dapat talikuran ang dapat ay talikuran na. Panginoon, salamat po. Sa halimbawa na aming maaring pag-aralan, balik-balikan, sa iyong mga salita na maaari namin maging gabay, liwanag sa aming buhay ngayon. Pakalinisin niyo po kami, ihanda ang aming puso at isipan na tumanggap ng pagtutuwid, pagtatama, pag-akay mula sa inyo, at nawangin yung magandang kalooban siyang manaig sa aming buhay. Kayo pong mangusap, turuan niyo po kami. Nagpapasalamat kami tumihiling sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ang isang napakabatang anak ni Haring David ay naghihingalo. Malubha ang sakit. Halos ay mamamatay na. 2 Samuel 12, 16-17. So David went without eating to show his sorrow, and he begged God to make the boy well. David would not sleep on his bed, but spent each night lying on the floor. His officials stood beside him and tried to talk him into getting up, but he would not get up or eat with them. Ano ang mga handang gawin ng isang magulang kung ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay at napakalubha? Si David, hindi kumain habang may sakit ang kanyang anak. Hindi siya humiga sa kanyang magandang kama. Sa halip ay sa malambot at sa matigas at malamig na sahig siya nahiga. At anumang pakiusap sa kanya ng kanyang mga opisyalis ay hindi niya pinakinggan. Hindi siya bumangon mula doon. Hindi kumakain, hindi tumatayo. Nakahandusay lang siya, nakadapa sa sahig. So David fasted and prayed hard. David sacrificed for his son to get well and to live. Ito kaya isang pakiusap sa Diyos o pakikiramay sa kanyang anak na nagdurusa o pa-feel good sa sarili? Dahil may nagdurusa, dinadamayan para hindi naman siya mag-guilty na ang sarap-sarap ng buhay niya sa kabila ng paghihirap ng kanyang anak. Ano man yun, yun ang kanyang ginawa. Verse 18, after the child had been sick for 7 days, he died. But the officials were afraid to tell David. They said to each other, even when the boy was alive, they wouldn't listen to us. How can we tell him his son is dead? He might do something terrible. Sa kabila ng panalangin, pakiusap sa Diyos, pag-aayuno, at halos ay sinasadyang pagpapahirap sa sarili, namatay pa rin ang bata. Kaya lalong nalito ang kanyang mga opisyalis. Sabi niya, nung buhay ang bata, hindi siya nakinig sa atin. Ngayong patay na, ano pa kaya ang mas masahol na pwede niyang gawin? So in spite of David's prayers and sacrifices, the boy died. And David's officials couldn't tell him and were afraid. Verses 19 to 20. David noticed his servants whispering, and he knew the boy was dead. Did my son die? He asked his servants. Yes, he did, they answered. David got up off the floor. He took a bath, combed his hair, and dressed. He went into the Lord's tent and worshiped. Then he went back home. David asked for something to eat, and when his servants brought him some food, he ate it.
Nakaramdam si David na nagbubulong-bulongan ang kanyang mga tauhan, kaya tinanong niya, namatay na ba ang bata? At sabi niya, namatay na nga po. Biglang bumangon si David mula sa kanyang pagkakahandusay doon sa sahig, naligo, nagsuklay, nag-ayos, nagbihis na mabuti, at sumamba siya doon sa tent na kinilalagyan ng presence of the Lord. Tapos umuwi, nagpahain, at kumain. After knowing that his son was dead, David stopped sacrificing. He fixed himself, worshipped, went home, and ate. Verse 21, his official said, "What are you doing? You went without eating and cried for your son while he was alive. But now that he's dead, you're up and eating. Anong ginagawa mo? Nung buhay, hindi ka makausap, hindi ka kumakain, hindi ka naliligo, nakahandusay ka lang sa sahig. At kung kailan pa namatay, ngayon ka pa naligo, nag-ayos at kumakain." So David's officials were shocked at David's reverse behavior. They were expecting more sadness, more sacrifices, and more desperate moves. At sumagot si David sa verses 22 to 23. "While he was still alive, I went without food and cried because there was still hope. I said to myself, 'Who knows? Maybe the Lord will have pity on me and let the child live. But now that he's dead, why should I go without eating? I can't bring him back. Someday I will join him in death, but he can't return to me.'" Buong bilis na sinagot ni David ang pagtataka ng kanyang mga tauhan kung bakit kung kailan namatay na yung bata, at saka pa parang sumiglas siya at nabuhay at kumain. Sabi niya, nung buhay pa, nagayuno ako, umiyak, nanangis, dahil may pag-asa pa. At sinabi ko sa sarili ko, baka naman kahabagan ako ng Diyos at ibigay ang hinihiling ko. In other words, it was a bargain. It was just his personal belief, hindi yung doktrina na pwedeng gayahin ang lahat. Pero naniniwala siya at umaasa na baka sakaling sa pagpaparusa niya sa kanyang sarili, sa kanyang pagdurusa at pagtitiis, ikahabagan siya ng Diyos at ibigay ang kanyang hinihiling. Pero alam nating hindi ibinigay. Hindi ibig sabihin hindi nahabag, pero hindi yes ang sagot ng Diyos. At sabi niya, nung may pag-asa pa, buhay pa, talagang gagawin ko ang lahat at ginawa ko lahat. At siyempre, kasama na doon yung ginamot ng mga doktor ng kaharian niya, lahat ng available na pwedeng ipakain, igamot sa bata, natural, ginawa. Pero sabi niya, ngayon, patay na siya, ano pang magagawa ko? Bakit patuloy pa ako mag-aayuno? Bakit patuloy pa ako malulungkot? Ano man ang gawin ko, hindi ko na siya maibabalik. Darating ang panahon, ako ang pupunta sa kanya sa kabilang buhay, pero siya hindi na babalik sa akin. So David explains his actions. Why go on with fruitless sacrifices? The situation could not be changed. It only had to be accepted and adjusted to. Hindi na mababago ang nangyari, kailangan nilang tanggapin at kailangang itugma ang pang-araw-araw na buhay sa ngayon bagong katotohanan na nasa kabilang buhay na ang bata. At sinabi ni David, "The dead cannot return. We go to the dear departed when we die also. We join them in the afterlife, but they cannot join us again in this life." In other words, David was reflecting a very prevalent belief that it is usually a one-way street. The door to eternity is a one-way street. Lahat papasok lang doon, pero walang bumabalik. Kaya napakahalaga na ating agad matutunan na if you have life now, live now.
Kasi pag nawala na yung buhay na ito na pahiram, nasa kabilang buhay ka na, hindi ka na talaga kasali dito. Nasa kabila ka na. At yung mga naiwan naman, ay kailangan tanggapin ang katotohanan na yung mga naon ay naon na, at kailangan na nila ngayong bumangon, maligo, sumamba, mag-ayos, kumain, mabuhay. Dahil ang mga buhay pa dito sa lupa ay dapat mabuhay pa dito sa lupa. Hindi kailangang itigil ang buhay dito sa lupa dahil meron tayong mahal sa buhay na sumakabilang buhay na. Sabi ni David, hindi magtatagal. Darating ang panahon, tayo na naipupunta doon at sasama tayo sa kanila. Pero para sila ay isipin pa nating sumama sa atin dito, hindi yun mangyayari. Kaya kailangan ang buhay natin na narito pa ay ipamuhay bilang narito pa. And these are the moving on lessons from David. When someone or something you love is ill or dying, do what you can. May nag-aagaw buhay, mayroong may sakit, may naghihingalo, mayroong may karamdaman, gawin mo ang pwede mong gawin. Pray hard. Find cure. Halimbawa sa 2 Kings 5:3, dahil may sakit si Naaman, may ketong, sabi ng kanyang alipin na taga Samaria, she said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. In other words, humanap ka ng doktor, humanap ka ng lunas, at yun naman ang talagang ginawa ni Naaman at gumaling nga siya. At sa Timothy, sabi ni Pablo sa kanyang alagad na may sakit, laging sira ang tiyan, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. So gumawa ka ng paraan, hindi ka lang magdasal. Magdasal ka, yes. Plus gumawa ka ng paraan at kung kailangan uminom ka ng kaunting alak upang ang infection ng iyong sikmura ay maibsan, yun ang iyong gawin. Hindi ko mo ikay pala dasal, ay puro dasal na lang, hindi ka na magagamot. Bagamat dapat ay pinipili ang gamot kasi maraming gamot ay may side effect pala. Tulad ng napakaraming mga kwento na ang dami mga tao na may kidney problems, may common denominator, ang hilig nilang uminom ng painkillers. At maraming mga doktor ang sumasang-ayon, nakikita nila sa maraming mga kailangan i-dialysis, mga tao na ang kidney ay nagpa-malfunction o bumibigay, marami sa kanila may common history of taking a lot of painkillers. So, siyasatin nyo yan, i-research nyo. Dahil baka kayo mahilig dyan, kailangan alamin nyo talaga kung may connection yan. Uminom ka ng gamot pero ng tamang gamot. Mas natural, mas mabuti. O kaya, imbes ginagamot mo ang iyong sakit, iwasan mo magkasakit. Palakasin mo ang iyong katawan, kumain ka ng tama, mag-exercise ka, eat very clean and healthful foods. Avoid a lot of needless stress in your heart, in your mind, in your soul, para hindi ka tablan ng sakit. But it's important, when you or your loved ones are sick, medicate. Feed the patient well. Ang tunay na at mabisang gamot ay pagkain. Tapos hindi ka kakain, hindi manghihina ka, saan ka kukuha ng lakas sa hangin. Kaya masama ang pakiramdam ko, ayokong kumain. Gusto mo nang mamatay. Hindi pa, hindi kumain ka. Lulunin mo. Pilitin mo. Hindi ako makakain. Eh, mamamatay ka pag hindi ka kumain. Anong magic ang kailangan mo? Kailangan, mas ayaw mong kumain, mas kumain ka kasi pinapatay ka ng sakit. Sinasabi ng sakit, mamatay ka na, mawalan ka ng gana, mawalan ka ng gana sa buhay. Pag nakinig ka doon, ililibing ka talaga in 3 days. Labanan! May sakit ka na, wala ka pang ganang kumain. Pinapakain ka, ikaw pa'y nagagalit. Eh di, huwag ka nang huminga. Pero kung gusto mo pang mabuhay, kumain ka. Gumawa ka ng paraan. Kasi yan ang magpapalakas ng iyong katawan. So feed, nurse, alagaan, and rehabilitate the sick. Isaiah 38:21, may sakit ang hari. Sabi ni Isaiah, prepare a poultice of figs and apply it to the boil.
and he, King Hezekiah, will recover. May malakas na impeksyon ng hari. Dumating ang propeta, hindi lang dasal ang kanyang ipinayo, sa niya, magdikdik kayo ng mga figs, herbal medication at kung ano-ano, at itapal niyo sa kanya mga bukol at mga pigsa, at siya'y gagaling. Para kung may mamatay, ay hindi ka masyadong mabigatan. Para kung may mamatay, ay hindi ka sobrang lungkot. Habang buhay, alagaan mo. O, bago pa magkasakit, pakainin mo na, alagaan mo na. In other words, mahirap lang namang mag-move on pag may namatay kung hindi ka man lang nag-alaga doon sa namatay. Hindi mo ginawa ng paraan, hindi mo tinulungan. Eh, mabigat talaga sa dibdib yun. Mahirap mag-move on. Itong si David, nakapag-move on kasi ginawa niya ang lahat ng kaya niya habang may sakit pa yung bata. So, kung meron tayong mahal sa buhay na inalagaan naman natin, ipinagamot natin, tinulungan natin, tapos, sumakabilang buhay pa rin, natural, malulungkot ka, pero hindi ka naman dapat maghandusay at magpapagulong-gulong sa lungkot kung wala kang dapat pagsisihan. Kung wala kang guilt na dinadala sa buhay. Humihirap mag-move on pag may atraso ka doon sa namatay. Kaya, ihanda natin ating mga sarili para mas madali mag-move on, huwag mag-atraso. Kung may kaaway ka, makipagkasundo ka na, lalo't mahal mo sa buhay o kapamilya mo, kasi pag biglang namatay yun, ito ka ngayon, nagigilty ka. Huwag mo nang patagalin. Kung magsisisi ka nilang pag namatay yun, edi gawin mo na ang tama ngayon. Merong mga habang buhay yung magulang, hindi man lang maipakain na masarap, hindi maibili na magandang higaan, talsik-talsik na yung mga spring ng kama, ang isang sahig ng kama nila, lata ng floor wax. Pagkatapos nung namatay, ibibili ng magandang kataol. Pampatanggal ng guilt. Alagaan nyo na, mahalin nyo na, para pag kinuha na ng Panginoon, maluwag mong maibigay, knowing that you have done your best. So, kung merong may sakit, sacrifice if you need to do so. Katulad ni David, you may forgo and skip the comfort of your bed, whatever that bed means, and you can lie on your floor, whatever that floor means. Pwede naman tayong magsakripisyo pag merong may sakit. Alagaan mo, mahirapan ka, hindi ka makatulog na mabuti. Para kung sakasakaling sumakabilang buhay, hindi ka guilty kasi alam mong nagsakripisyo ka naman. Fast! If it would accomplish anything, in David's case, it did not accomplish anything. But if it is your conviction, why not? And skip company or enjoyment. Hindi nakipag-usap, hindi nakipag-socialize si David. You may do that if that is your conviction, but you are not compelled or forced to do that just because David did it. Style niya yun. What is important is for you to do what you could make, what you could to make the patient well. Or, at the very least, do what you could so that you could make yourself feel good. Katulad ni David, hindi siya kumakain, humiga siya sa sahig, kasi lumuluwag yung dibdib niya na dinadamayan niya sa paghihirap yung bata, although wala namang practical benefit na ibinigay yon sa pasyente. Ngayon, kung hindi ka hihiga sa kama para yung pasyente pahigain mo, eh, sulit yung iyong pagtitiis. Hindi ka kakain para ipakain mo sa kanya dahil limited lang yung pagkain, merong practical use. Kanya-kanyang style. Pero si David, pinapaluwag din niya yung dibdib niya kasi marami naman siyang kasalanan eh, bago nangyari ito. So, pinapaluwag niya yung dibdib niya sa mga dala niyang burden because of the guilt of his sins. If you would sacrifice for someone who is sick or dying, sacrifice in fruitful ways. Like, work hard to be able to afford medication, life expenses, at kung namatay, funeral expenses. Yun ang palagay kong magandang equivalent ng sacrifice ni David ngayon. Siyempre, mahal mabuhay, mahal ding mamatay. So mag-sacrifice ka na for your loved ones. Kumuha ka ng insurance, magtiyaga ka magbayad. O mag-ipon ka ng mera, magtiyaga kang hindi mo ginagastos lahat.
Para kung may sakit siya, may pampagabot ka. At kung nagkama, at namatay, meron ka man lang pampalibing. Yun ang mga sacrifices. Ang nakakapagtaka, lumaki naman tayo, naliligid tayo ng taong namamatay dahil lahat namamatay. Ang daming pag namatay, wala pa rin ni anong paghahanda. Walang lote na libingan, walang malang insurance pambili ng ataol, o kahit malaking tupperware, wala malang hinanda. Wala, walang-wala. So pag namatay, yung mga namatayan, hindi malaman kung malulungkot ba sila dahil namatay yung tao o dahil wala sila magastos. So at least kung malulungkot ka lang dahil namatay yung mahal mo sa buhay, pero may konti ka naman paghahanda para hindi doble yung lito at doble yung kalungkutan. It is not a surprise that people die, that people get sick, and yet so many people have no preparation at all. Yung mga responsabling magulang, lalo't yung kinakasihan naman ng kabuhayan, bumibili na sila ng mga memorial plan, bumibili na sila ng memorial lot. Sasabihin pa ng iba, huy, ba't ka bumibili niyan? Baka ka mamatay. Eh di ba yung lola natin, wala namang memorial plan, walang memorial lot, namatay din. Bakit ka matatakot sa mga memorial plan? Baka ka mamatay. Ang mahirap yung mamatay ka na wala ka malang pagsidlan. Hindi naman surprised darating yan. So mag-sacrifice tayo for that so that when people are taken to the next life, magaan-gaan ang dalahin natin dahil meron tayong paghahanda. But when who or what you love dies, despite your prayers, your intervention and sacrifices, and by what we mean not only people but plans, dreams, desires, projects, relationships, because those also die. Hindi lang tayo kailangan mag-move on dahil may namatay na tao. Kailangan din tayo mag-move on dahil may namatay na project, may namatay na relationship, may namatay na business, may namatay na plano. Mag-move on din tayo dapat mula sa mga yon. Ang mahalaga, sa kabila ng panalangin, sa kabila ng intervention at sakripisyo at namatay pa rin, learn from David, move on. Move on. Ewan ko kung meron pa ngayong drama yung mga iba na pag may namamatay, isama mo na ako, isama mo na ako. Hindi pa ako nakakarinig noon ngayon lately. Pag naman itinutulak mo pa doon sa hukay, iwas ang iwas, ayaw mahulog. Anong drama yung isama mo na ako? Kaya ka nga buhay pa yung pang assignment mo. Anak ka, asawa, namatay yung mahal mo sa buhay, may assignment ka ngayon sa buhay na gagawin. Kaya huwag ka munang mag-aspire na sumama. Marunong ang Diyos, alam niya kung kailan ka kukunin. So habang hindi ka pa kinukuha, move on. Philippians 3:13, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. The past is to be learned from, but the past is to be left behind and forgotten so that you will heal. Isaiah 43:18, forget the former things. Do not dwell on the past. At maraming mga social scientists nagtatanong, bakit ang mga Pilipino hindi mahilig sa history? In fact, ayaw sa history. Siguro bukod sa hindi masyadong creative at maganda ang pagtuturo sa eskwelahan ng mga history, kasi rin ang history natin, punong-puno ng dusa at pait. Masakit. Bakit galit na galit ang ating mga kababayan sa mga very recent political events? Nagrarally laban sa ganitong dating mga gobernador, mayor, presidente, pero walang nagrarally laban sa mga Hapon. Eh, ang daming inubos ng Hapon dito sa Pilipinas. Binabayonet ang mga tao, sinusunog, giniba ang buong Pilipinas. Ba't walang nagrarally laban sa Hapon? Kung talagang gusto mo magrally against injustice. Nung araw nga daw, ang mga Pilipina, pagka may Hapon, takbuhan palayo. Pero ngayon daw, Hapon, takbuhan palapit. Bakit may mga pinipili lang tayo ng mga pain?
siguro kaya ayaw natin masyado ng history kasi masakit. Kaya itong Maynila, hindi na halos na repair after the World War. Kasi sobra ang ginahasang mga babae, pinatay ng mga tao dito sa ermita, dyan sa area na yan, ng Intramuros. Kaya ang mga tao, pagkatapos ng gera, nag-alis na dyan, lumipat na sa South. Kasi masakit. Kaya ang sabi nitong si Isaiah, do not dwell on the past. And if ever you will dwell on the past, dwell only to learn the lessons from the past. Pagkatapos, move on ka na. Look forward. Move forward. Move on to God, to godliness, to spiritual refreshment. It is easier to move forward and to move on if you did yesterday's work well. Sasabihin niyo pa, madaling sabihin mag-move on. Pero mahirap gawin. Totoo, mahirap yung gawin, pero mas mahirap kung alam mo na dapat may nagawa ka pero di mo ginawa. May pwede ka pa sanang gawin pero hindi mo ginawa. Kaya nga mga kapatid, kung may tapos na, nagkulang tayo halimbawa sa isang taong namatay na, nagkulang tayo sa isang pangarap, sa isang relasyon na namatay na rin, tama na ang kaiisip doon, but learn from it. At sa mga darating pang pagkakataon, i-apply natin yung natutunan natin. Kung may relasyon ka, alagaan mo. Kung may pangarap ka, habulin mo. Kung may project ka, galingan mo. At kung may mahal ka sa buhay, mahalin mo. Alin man doon ang mamatay, malungkot ka lang, pero hindi ka nagsisisi. Mas dumadali mag-move on. At kapag nangyari na yung ayaw mo mangyari, namatay na talaga ang pangarap, ang relasyon, ang tao, get up from your hard, cold floor. Get up from your sacrifices. Si Naomi ng ibang bayan, kasama ang kanyang asawa, tapos may dalawa siyang anak na lalaki na sa ibang bayan na yun, nagkaroon na rin mga asawa, pero namatay ang kanyang asawang lalaki at ang dalawang anak na lalaki. So anong ginawa ni Naomi? Bumalik siya sa Judah. Ruth 1:7, with her two daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. And in a manner of speaking, the road that would take her back to life. Nawalan siya ng anak, nawalan ng asawa, pero may natira siyang isang manugang na babae na piniling huwag siyang iwanan at sumama sa kanya sa pag-uwi niya sa Judah, bagamat hindi naman taga ron yung kanyang manugang na babae. At itong babaeng ito, si Ruth, na nagkaroon ng pagpapalang magkaroon pa muli ng chance, nagkaroon ng asawang may kaya, kaya si Naomi, nabiyanan niya, ay nataguyod hanggang pagtanda. The end of a loved one's life is not the end of your life. The end of a dream is not the end of the world. You are alive, God gives you alive, because your life still has a purpose. At imbes mahilam ka ng luha, dapat mong tigilan ang pag-iyak para luminaw ang iyong pananaw at makapaglakad ka ng maayos at magawa pa ang pinagagawa ng Diyos, tamasahin pa ang ipapatamasa ng Diyos hanggang tayo naman ang tawagin. While alive, live. You have a lot of time in the next life. Ang napakakonte ay yung oras natin dito sa buhay na ito. Kaya huwag aksayahin. Huwag puro future, future, lang na naman ang utak. Kasi ang haba ng future, you have all the time for it. This life that is borrowed is very short. Make the most of it. So, when somebody goes, let go. Kailangan tayong pumayag na siya ay sumakabilang buhay. Pag may mahal tayo sa buhay, matapos tayong malungkot, magulat, release the dear departed unto God. Tayo, meron bang mahal sa buhay na kinuha na ng Panginoon? Kinukuha na ng Panginoon, hawak-hawak niyo pa sa paa, hinihilan niyo pa, ayaw niyo pang ibigay. Bakit? Sino bang kumukuha?
Mas maaalagaan nyo ba yun kaysa pag-aalaga ng Diyos? Mas mamamahal nyo ba yun kaysa mahal ng Diyos? Yes, mahal natin, pero mas mahal yun ng Diyos. So kung kinuha na buong puso at maluwagang dibdib na ibigay natin sa Diyos. Release your loved one that already left this earth. Pakawalan nyo, bitawan. Matapos ihatid sa huling hantungan ang sumakabilang buhay, ipasa Diyos na siya. Then go to your home, take a bath, dress up, comb your hair, worship God, and eat. Get on with life. Fix yourself. Like David after his young son's death. Ayusin ang sarili. Make yourself comfortable. Paginawahin ang buhay kasi nahirapan ka na nag-alaga, nahirapan ka na maglibing. Pagkatapos doon, make yourself comfortable. Paginhawahin na ang ating buhay, pag-aanin na ang dinadala araw-araw. Refresh your body. Take a bath, shower, whatever it means. Make yourself feel and look good. Comb your hair, dress up, and be presentable in God's tent. Worship. At isang trip din ito sa mga may paburol, may palamay, kung kaya natin, look good. Look fresh. Habang kaya, huwag naman yung mukhang gulugulo ka at mukha kang tiriringgay kasi glorifying sa Lord, natanggapin natin yon. And to still look presentable because people will condole with us, people will come and be with us. So dapat makaminister din tayo sa kanila dahil sila man nasasaktan, nahihirapan ng loob na tayo'y namatayan. So pag-aani natin ang loob nila na huwag dagdagan pa na mas mukha pa tayong miserable kasi doon sa bangkay. Yung bangkay nga, naka-makeup pa. Diba? Nakaayos. Tapos ikaw, mukha kang ibong sa bukot. Ayusin ang sarili. Kasi, sana kung sa hindi pag-aayos, eh, mabubuhay yung patay. Hindi rin naman. So, do your part. Harapin, ituloy ang buhay. So, after letting go, after releasing the person to God, what do? You reattach to yourself. Kasi pag nag-aalaga tayo na may sakit, naglilibing tayo, nade-detach tayo from the self eh. Naka-attach lang tayo sa memory ng tao. But after you have done this, reattach to yourself, tulad ng ginawa ni David. Find yourself again and care for yourself again. Hindi masama yun, hindi nakakagilty yun na pinapasarap mo yung buhay mo, kumakain ka. Huy, kalilibing-libing lang ng tatay, kakain tayo masarap. Di huwag na tayong kumain para ilibing na rin tayo bukas. Bakit mabubuhay ba siya kung di tayo kakain? Tinuruan na tayo ni David ng example. Pick up your life and go from your house of sacrifice and mourning to the tent of the Lord. Worship. Yan ang unang dapat mong gawin pag dumanas ka ng lungkot at hirap. Go to the house of the Lord and worship. At sabi ni Job, noong ang kanyang mga anak ay namatay, ang kanyang mga kayamanan ay naubos, ang kanyang mga tauhan ay nagkandamatay at ang kalusugan niya ay nawala. Job 1:21, the Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Mga kapatid, ipinanganak ka, walang asawa. Ngayon, pinagpala ka ng Diyos, pinahiram ka ng asawa ng ilang taon. Tapos nung binawi, galit ka sa Diyos. Ipinahiram lang eh. Magpasalamat, nakahiram. Ipinanganak ka mag-isa, wala ka naman dalang anak, nagkaroon ka ng anak, tapos nabawi ng Panginoon, nauna pa sa'yo, tapos magdaramdam ka. The Lord gives, the Lord takes away. Sabi ni Job, may the name of the Lord be praised. Wala tayong pag-aari. We brought nothing into the world. And we cannot take anything out of the world. So anything or anyone that the Lord lends to us, we should celebrate, love, get love. And when the Lord takes it away, or him or her away, buong pusong ibalik sa Diyos. Magpasalamat
at nakahiram. Magpasalamat kahit sandali naranasan mong may mahalin o mahalin ka. Praise God. At huwag magtampo sa Diyos. Nalulungkot ka na nga, namatayan ka na nga, nasunugan ka na nga, nalugi na nga ang negosyo, natapos na nga ang iyong romansa at relasyon. Makikipagkagalit ka pa sa Diyos, eh Diyos na nga lang ang pag-asa mo. Psalm 121:1-2, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sabi niya, kanino pa ako hingi ng tulong? Kanino pa ako hingi ng lakas? Tumitingala ako, tumitingin ako doon sa mga bundok. Kasi alam niyo sa Israel, yung templo nasa ibabaw ng bundok. The symbol of the presence of the Lord. Kasi sabi niya, pag ako'y nanguguluhan, nalilito, nalulungkot, nahirapan, I look up to the hills. Where else do you want me to look? Where will my help come from? It comes from the Lord. So kung kayo may dalang hirap, may dalang lungkot, may kabiguan, kayong magtampo sa Diyos. Dapat nga kayong lalong lumapit sa Diyos kasi siya ang pag-asa natin. Siya ang higit na nakaalam. At yun nga, bakit mo ipagtatampo? Yung kanya ay binawi, hindi naman sa'yo, pinahiram ka lang. Dapat ka magpasalamat at nakahiram. At matapos ang lahat mga lungkot, mga dramang buin, refocus on God. On your relationship with God. Ang ginawa ni David nung yung anak niya ay namatay na, ni-let go na niya, pinutol na niya yung sobrang hawak niyang mahigpit, at naligo siya kasi haharap siya sa Panginoon sa worship. Ginawa niya ang sarili niyang presentable, ceremonially clean, kasi nga na-involved siya with funeral issues. Ang una niyang ginawa, sinariwa niya ang relasyon niya sa Diyos. So renew, refresh your spirit and your mind. Baguhin ang pag-iisip. Huwag mag-focus sa lungkot, sa nakaraan, sa nawala. Mag-focus sa mga darating pa. Psalm 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. The temptation after someone or something dies is to feel bad toward and blame God or others or oneself. Yan ang tukso. Pagka merong nawala sa buhay natin, sisihin ang Diyos, sisihin ang iba, o sisihin ang sarili, none of that will accomplish anything good. Para yung isang Shunammite woman, walang anak, pinagkalooban ng Diyos ng anak, tapos namatay yung anak, bitter. 2 Kings 4:27-28, when she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Gehazi came over to push her away, but the man of God said, leave her alone. She is in bitter distress. At sabi ng babae, ito sa propeta na nag-prophesy na magkakaroon siya ng anak, did I ask you for a son, my Lord? Didn't I tell you, don't raise my hopes? Matagal kasi ang babaeng ito walang anak eh. Nung na-encounter siya ng propeta, binless siya ng propeta, sabi niya, magkakaanak ka. Ngayon, nagkaanak. Lumaki yung bata. Nung namatay, pumunta siya sa propeta. Sinisisi niya, bakit? Humingi ba ako sa iyo ng anak? Di ba sabi ko, huwag mo ko paasahin? Ganun ang tendency ng marami, manisi. Do not give the devil the chance to tempt you to blame yourself, others, and God. Especially in matters of life and death, it is God who is in charge. Kung gusto kang kunin ng Diyos, walang makakapigil. At kung ayaw kang kunin ng Diyos, walang makakapilit. Di ba? Mayroong ganun mga asawa, pinag-prepare, Lord, kunin nyo na pong husband ko. Eh talagang hindi kinukuha ng Diyos. Walang makakapilit sa Diyos at walang makakapigil tanggapin. Especially in matters of life and death, it's in God's hands. Huwag magpatukso. Nasisihin ng iba. Ephesians 4:27, do not give the devil a foothold. At ang mahalaga, lalo't sobrang lungkot, worship agad. Huwag yung bigyan ng space ang demonyo. Fellowship agad para ma-restore ang iyong strength.
through the help of the brothers and the sisters. Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Kaya ang gusto ko sa mga lamayan, imbes na yung mga silya ay parang linya-linya, eh magkakaharapan silya para may kwentuhan, madaling mag-usap. Hindi ba sa lamayan, pagod na pagod ka, kalilingon doon sa kausap mo kasi ang titigas ng silya, puro diretso. Alam niyo, makipagkwentuhan sa mga kapwa na lulungkot, kapwa na matayan, malaking therapy yan. Masarap magpalakas ng loob at nakakapagpasaya up to a point. Kaya dapat in-encourage natin sa lamayan, kwentuhan. Hindi ang haba-habang program, dumating ka na sa patay ng 8 o'clock. 9:30 na, hindi pa tapos yung service. Inip ka na dahil gusto mo na mag-emote-emote sa harap ng patay at ataol, pero may program, hindi ka makalapit. Tapos may mga mag-eulogize, nung buhay yung mahal nila sa buhay, hindi pinure, ngayon namang namatay, lahat na nakapurihan, ang haba-haba. Hindi na matapos-tapos. Dapat ang mga program sa patay, maiksi lang. Maraming oras dapat na mag-usap, magkumustahan, so that those who grieve will find comfort in each other. Importante yung merong ganong therapy ng mga namamatayan, hindi puro program. So, worship of God, fellowship of God. Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Alam ng Diyos, naiintindihan ng Diyos, pag malungkot tayo, lumapit sa Kanya. And then go home to a changed house, a changed outlook, a changed attitude. Lesson yan from David. From sacrifice to recovery. At pakaisip-isip in Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Marunong ang Diyos, at di ba natin laging nauunawaan, ang ginagawa ng Diyos ay siyang mabuti, lalo sa mga nagmamahal sa Diyos. At may plano ang Diyos, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." And after going through difficulty, pag-aalaga, tapos namatay, paglalamay, paghihirap, eat, sleep, rest. In other words, recover. May buhay pa. Hindi pa tapos ang buhay. At laging isipin ang Psalm 23:1-3. "The Lord is my shepherd. I lack nothing. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul." Kaya mahalaga, Diyos agad ang unahin pag nagkaroon tayo ng karanasang mapait, masaklap, masakit, mahirap. Then, like David, move on. Mourn, but limit the period of mourning. Huwag masyadong tagalan ang pagluluksa. Numbers 20:29, when the whole community learned that Aaron had died, all the Israelites mourned for him 30 days. Desisyon nila yon, kaugalian nila yon, ikaw mag-determine, pero huwag ka mag-mourn forever. Assignment mo pang mabuhay, dapat mabuhay ka. At kung meron namang namatayan ng asawa, alam natin, bagamat hindi madaling tanggapin ng iba, na ang pinakamadali at pinakamabisang paraan to move on ay magkaroon ng new love. Mga anak, huwag niyo naman pagkaitan ng nanay niyo o tatay niyong mag-asawa muli. Kita naman yung lahat na inilibing niyo na nga yung asawa niya. Wala na talaga. Bakit ayaw niyo naman siya bigyan ng pagkakataong lumigayang muli? Sabi niya, naku, yung mapapangasawa niyan, makakahati lang namin sa mana. Ayun pala naman, mana, yung issue. Ano na ba naman yung mamanahin? Konting lupa sa kuko? Nag-aagawan pa? Mga gibagibang gamit? Huwag kayong maging cruel or harsh doon sa nag-aasawa muli. Yung iba, chichismisin pa. 2 taon pa lang namamatay asawa niya, na. May boyfriend na.
Alam mo, gusto nyo 20 taon bago makamove on yung tao. Bakit? Kinakamot yung manlikod niya kumakate. Inaabutan nyo ba ng kape? Tinetextan nyo ba ng eat na you? Hindi naman. So bakit din nyo hayaan na magkaroon na may magmamahal sa kanya? Do not be unkind and cruel to widows or widowers who would like to find love again. Be kind to widows. Be kind to widowers. Give them another chance at life. No matter how loyal you are to your nanay or tatay who died, it doesn't mean that you have to be unkind to the surviving parent. At tapos magkakaitan nyo. Pero siyempre, ang mabuti talaga niya, nanay o tatay na mag-aasawa uli, bubukod kayo ng bahay. Huwag niyong paghalu-haluin dahil gera mundial. Talagang world war yan. Pag pinagsama-sama niyo yung mga stepchildren at stepmother, bihirang-bihira yung hindi. So kung gusto niyo mag-aasawa uli, bumukod kayo. Para hindi halo-halo. Kasi they feel na nagiging unfaithful sila sa magulang nilang namatay kung tatanggapin nila ito inyong bagong partner sa buhay. But life should go on. When facing hardship, change. Do what you can to improve the situation. Pray. And then when everything happens, accept what cannot be changed. Accept the answer to your prayer, even if the answer is no. God determines what the answer is. Nagtatanong lang tayo, tumihiling. Diyos ang may pasya. At hindi man ibigay ang gusto nyo, huwag magtampo. Habakkuk 3:17-18, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the hills, in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Sabi niya, kahit walang bunga mga puno, walang mga hayop sa kulungan, kahit na hindi ko magkuha yung gusto ko, ipagdiriwang ko pa rin ang Diyos. Magdiriwang pa rin ako sa Kanya. Kasi wala man ang lahat ng yon, kung ang Diyos ay nasa puso ko, I have everything. So huwag niyo iisipin na nawala na ang lahat dahil lang naputo lang isang pangarap, naputo lang isang relasyon, nawala ang isang negosyo, nawala ang isang property, o may isang mahal sa buhay na kinuhanan niya. Habang ang Panginoon nasa ating puso, punong-puno pa tayo. Dapat nating tandaan yon. And those who are able to move on should minister to those who are having difficulty moving on. But when all things are said, isa lang pa kakaulit-ulitin natin. Ano man ang kalagayan nyo ngayon, mga kapatid? Ano man ang nawala sa ating buhay? Move on. Because we have God. And when we have God, we have everything we need. Job 17:9, the righteous keep moving forward. Forward, hindi backward. And those with clean hands become stronger and stronger. Hindi pa end ng world pag merong nag-end na kung ano. And do the right thing. Do the best possible thing so you could be empowered to move on from anything more easily. Para madaling mag-move on kung sakaling dumating ang panahon, always do the right thing. Para walang pinagsisisihan, walang pinanghihinayangan, because you love, you did your best, that will be your strongest asset, strength in moving on. Panginoon, kayong nakakatunghay sa puso ng bawat isa. Alam niyo ang aming mga pinagluluksa, inilulungkot. Alam niyo ang aming mga ipinamimighati. Turuan niyo kaming lahat ng ito, kung tapos na, ay tapusin na, bitawan, at sa kamay niyo kami kumapit. Tumigil na kami ng kakakapit, kaya yakap sa pangarap na gumuhuna, sa taong kinuha niyo na, sa mga relasyong nagwakas na, tulungan niyo kami sa inyo kumapit, sumunod, para ang nalalabi pa mga araw ng aming buhay na sa inyo naman nang gagaling ay maipamuhay namin
sa pinakatama, pinakamabuti, at pinakamagandang paraan. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan niyan sa ating buhay, at kung meron kayong dapat na bitawan na ngayon, isuko sa Panginoon, ngayon na, in silent prayer, ibigay niyo na sa Panginoon, and move on.